Kaibigan din natin yon at isa rin siyang vlogger, si Guapo Motor Vlog. Tumawag sa akin, nag-overheat daw siya, na siya, tutuban mo rin siya. So, nag-overheat daw siya, hindi daw gumagana yung auxiliary fan niya. So, hinahalap niya, chinekin niya yung mga wiring, pero hindi niya makita. So, sabi ko, sige, pakatapos ng ginagawa ko, iikutan kita dyan para matulungan kita kung paano niya yung papagana yung auxiliary fan. Pupunta kami ngayon doon sa tutuban mall. Nare-rescue namin siya. Tapos tingnan natin kung paano natin siya matutulungan at mapapagana kung ano yung problema niya. Okay? Yan mga boss, papunta na kami sa tutuban mall. Nare-rescue nga namin si Guapo Motor Vlog. Doon sa kanyang sasakyan na masigurado yung auxiliary fan. Hindi ko alam kung anong problema nun. Mamaya makikita namin kung ano talaga yung problema kung bakit tumigil yung fan. So, samahan nyo kami. Let's go! Ayun, nandito kami kay ano, rescue namin si Guapo Motor Vlog. Shoutout. Shoutout naman kay Pops, RCS Carrecon. So, siya yung nagtaga-maintain ng ano ko guys, ng aircon ko sa kotse. Napakagaling ito and very professional si Jeff. Yung salamat. Nirescue ako dito sa may Tutuban Mall guys. Grabe. Yun, sa visit nyo lang shop niya. Ilalabas yan sa screen guys. Yan, guys. Ayun, bali kasi tawag niya kasi sa akin nga, hindi daw gumagana yung fan. So, check namin yung linya, yung connection ng fan, para malaman ko kung kuryente ba o yung pinakamotor may problema. Sabangan niyo yung vlog ko, nakapromote si Sir, si Paps. At nakapromote yun sa shoutout ko sa may Tanay Rizal ako ng kanila. Infanta kayo sa ako nag-shoutout ko. Ang dalayo mo, biyan. Tingnan, Paps, subscribe. Ayun, follow rin kayo sa YouTube channel niya. Guapo Motor Vlog.
meron talaga sa Santos collection. Wala, wala na. Guwapo. Ito guys, silahan tayo dito. Pagpon natin dito sa Sun Shopping Center. And mga boss, na-check ko na yung collection niya. So meron siyang contact, may positive, negative. Ang problema dun sa may pinakang puno ng auxiliary fan niya o yung motor niya, mukhang nag-lulos. So pagka ginagalaw ko yung socket, nawawala at nagkakaroon. So, tatanggalin ko muna yung pinakamotor para makita ko kung ano yung nagiging problema. Ngayon. Ayun mga boss, na pull out ko na si auxiliary fan. So yung pinakang concern ko sa dito, etong socket na to. Ito kasi pag ginagalaw ko to, nawawala nagkakaroon eh. So titignan ko kung dahil lang dito sa terminal na to o mismong dun sa pinakang loob may problema. Nga lang kasi to naka-inbox eh, dahil alam ko second hand to na brand new na galing kasa, pero nirefer nila yung harapan kasi walang socket. So tingnan ko kung anong makikita natin dito. Subahan nyo kung paano nyo magagawa ito guys. Subahan nyo lang and malaking tulong ko sa inyong ano, sa inyong pagka nagkaroon kayo ng problema sa aircon. Ayun mga boss, subukan muna namin mag-jump ako dito ng kuryente. Kasi ito yung socket na medyo naglulus. So, mag-jump ako dito ng isa para makita ko kung gagana siya ng continuous. Kasi yung nakikita ko, ayan o, pinain siya ng ano eh. Siguro nagkaroon ng lost connection dyan, nagbaga yung terminal. Kaya pag uminit na, nawawala-wala na. So, dahil wala akong socket, so mag-jump na lang ako ng isang ano, isang wire. Subukan ko para erect ako sa kabilang socket. Kasi yung kabilang socket doon, ganun din eh. Meron din tama. So dahil wala kami sa shop, so gagawin ko siya ng paraan na makakauwi siya at pwedeng ano, saka na lang palitan pagka medyo naka ano na yung oras. At madala na sa shop siguro. Eh mga boss, naglagay muna ako ng temporary wire para lang ma-shortcut ko yung sunog na socket o yung terminal sa loob. So nag-jump muna ako, tapos depressingin ko doon sa socket niya para malaman ko kung talagang sa socket lang siya may problema. Para sa sunog, alam ko na, papalitan na lang namin ito ng socket. Okay. Meron lang tayo nag-loss dito sa socket mismo talaga. So yung mga kabossing, no?
walang problema yung motor pan motor natin. So, good news yun kasi kapag ka nasira yung pan motor, medyo mahal dyan. So, good news kasi ang problema rin yung sakit lang. Ayun, labis talaga si Pops Jay at ang RCS there. Ayun, mga boss, yun nga, no? Trace nga natin yun, yung problema niya, sa sakit lang mismo. So, hanapan ko na lang si Guapo Motor Vlog ng sakit para pagka nagkaroon kami ng oras, palitan namin ng panibagong sakit ko. Abangan nyo, makagawa na ni Pops yung ano natin, aircon natin. At siyempre, siya lang yung nakakagawa talaga ng aircon ko. Ayun mga boss, natapos na namin yung naging problema ni Guapo Motor Vlog. Yung sakit lang ang naging problema niya. So, nagawa natin ang paraan. Ayun, at least ngayon, wala na siyang maging problema. So, okay, thank you very much. Salamat sa panonood ng ating channel. At yun, paki-subscribe din yung channel ni Guapo Motor Vlog. Yun, maraming salamat. So yun mga Guapo, subscribe kayo kay RCS Care Service na dyan sa isang kamesa. Lalabas dyan yung full address ni Boss KR. And thank you so much nga para sa kanya sa paggawa ng airbook ko. Kasi suddenly nasiraan tayo dito sa kalagitnaan ng pandemya. Dito naman ilagay. And napakabait ni Sir Aron, Mr. KR, RCS Care. Talaga masasabi kong RCS Care talaga kayo. Okay. Eh kung makita nyo naman guys, ang problema ko kanina. Sobrang hirap pa ko maintain ngayon. And successful. Very successful yung gawa ni Sir. So yun, abangan nyo guys. Mag-content ulit si Boss JR. At subscribe kayo sa kanyang channel. And huwag yung kalimutan kayo sa like, i-follow, and share yung kanyang vlog. So kita-kits tayo sa next adventure ni Boss RJ. RCS Car Airbone. Yun lang ang malakas guys. Yeah, thank you. Pagkakataan natin guys. Peace. Okay.